Transit. Yan. Magandang hapon. Today's video, celebrate tayo nating birthday. So, nadagdagan na naman ang ating taon. Ayan, at nakapag-prepare po si wife ng konting handa para sa aking karawan at simpleng merienda lang itong ano. So, yan, tingnan natin kung anong inanda ni Mrs. na merienda sa hapon na to. So, salamat sa mga viewers natin at sa mga subscriber natin. Yan, tumanda na lang tayo. Tulog ang aming baby. Sing nanak, hapon na. Actually, hindi tayo madalas maganda. Pero kung kailan tayo tumanda na, tsaka tayo naghahanda, no? So, yan. At ang ginagawa ko kasi pag usually na ganito, binibisita ko yung parents ko. And then, yan kasi isang araw lang po yung pagitan. 12 ako, 14 yung mother ko. So, ngayon, wala naman na akong papasyalan doon dahil nga wala na sila. Kasunod sila na nawala. So, ngayon, dito na sa bahay muna. At pandemya naman. So, dito lang muna. At isang pinaka-the best na ginagawa ko pag karawan ko ay yung nagtatalim ako. Maski anong mga pwedeng itanim dyan. At mayroon ka tayo magtanim ng mga gulay. So, mamaya ay pagkatapos ng kainan, tatanim tayo. King cake. Ayan. Naka-YouTube channel, Joel. Blow, blow, blow na natin. Blow. 1, 2, 3. Yun! Yan. So, kagaya nung sinabi ko kanina, tatanim tayo. So, yung mga button na mga yun, yun yung tataniman natin. So, dito, piliin natin yung malalaking ang tumubong petche tsaka mustasa. Yan. So, ito yung tinanim natin kahapon. Talong na bilog. Siya sa plastic bottle. Ayan. So dito, meron tayong tatanim dito. Itong mga to. Ayan. At ito ay petchay. Tsaka mustasa. Ayan. Malilit pa, no? Pero pwede nang i-transplant yan. So, tingnan natin yung malalaki ang dahon. Yung itatransfer natin dito. Yan. So, ito yung mga panatin, plastic bottle. Sobra kasing dami itong tingnan natin dito. Although yung kondito iba, may iwan. So, yan. Actually, itong laki na nito ay, kumbaga, hindi pa masyadong pwedeng ilipat. Pero, tanim naman natin sa plastic bottle. Ayan. Pwede na yan. As long as na hapon tayo maglilipat. Tsaka itong tanim natin, bilag sa araw. Maganda. Matibay ito sa init. Direct sunlight to eh. Yan. Yan. Bilhin natin yung malalaki. Yan, tingnan nyo, parang hindi siya nabawasan, no? Bawas na po ito. Makapal lang talaga yung
kinuha natin, nagkuhanan natin. So, lipat tayo dito sa kabila. Ayan. So, ito yung tinaniman natin. So, wag po natin kalimutan magdilig gamit tong sprayer. Ayan. Yan, ito na pagdilig natin para hindi siya may stress. Ayan. Ito palang ginamit natin na garden soil ay hollow. Compost tsaka yung goat manure ang nilagay natin. Ayan. Isa pa pala na dapat yung gawin dito, iwasan nyo yung pag naglipat kayo ganito kaliliit, yung stem niya maputol. Pag naputol kasi, mahirapan siya makarecover. Pag hindi na siya makarecover, matutuloy na siya mamamatay. Ayan. Yan, ito lang ang ginagawa ko pag paglilipat tanim ba. Kataon number 10 natin. Yan. So, yan. Marami pa naman dun natira. Sakaling may mga matay, pwede kagad palitan. Yan. So, nakapagtanim na tayo. Hindi ko na mapansin kung alin dito ang mustasa o petchay. Ayan na natin na lumaki. Tapos, saka natin makikita. Actually, ito pag lumalaki na yung taon niya, makikita mo na kung alin doon ang petchay at mustasa. Halo kasi nung binuhos natin yan. So, bukas, tataniman ko to. Itong self-watering na to. At may mga petchay pa, pinag-arbisan. Pero, wala pang tanim yan. Magtatanim tayo ulit dito. Bukas. So, hanggang dito na po yung video natin. Yan, si Birdie Boy nagtanim. Para memorable ba? So, maraming salamat mga ka-farmers. Yan, hanggang sa muli. Bye-bye.